Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Melchor. Taong 1955, bukid nun, Cagayan de Oro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Melchor sa Bukidnon. Hindi sila tubo sa lugar na yon sa kadahilan ng ginawa lamang silang bantay ng may-ari ng pinyahan sa lugar. Kahit wala sila noong kapitbahay at malayo sa baryo, naging panatag naman doon si Melchor. Sa ilang buwan nilang pananatili doon, wala naman silang nararamdamang kahit na anong maaaring magdulot ng panganib sa kanilang mga buhay. Labis-labis din ang kanilang tuwa sa lugar na yon dahil nagagawa nila ang lahat ng kanilang nais at nailalayo nila ang kanilang mga anak sa anumang impluensya ng mga kaedad nito. Sa pagsapit ng panahon ng pagtubo ng mga pinya, naging abala naman noon ang pamilya nila Melchor. Sinisigurado nila noong walang mabubulok sa mga bunga nito upang sumobra ang kanilang ani sa inaasahang kota ng kanilang amo. Halos araw-araw noon ay naglilibot sila sa pinyahan upang masigurong hindi nanunuyot at nalalanta ang mga ito. Isang araw, maaga pa noong naglibot si Melchor. Medyo malalaki na kasi ang pinya, kung kaya't doble ang pagbabantay na kanyang ginagawa. Bukod kasi sa maraming bata ang nagnanakaw doon sa lugar, dagdag isipin din para sa kanya ang mga hayop na kumakain ito. Habang nasa kasagsagan siya noon ng paglalakad, pasipol-sipol at palinga-linga naman siya sa buong paligid. Yon ang kanyang nakagawi ang gawin kapag naroon siya sa pinyahan nang sa gayoy maging madali ang kanyang trabaho at maiwasan ang labis na pagkaburyong. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Melchor ang pinakadulong bahagi ng pinyahan kung saan naroon ang mga mayayabong na bunga ng pinya. Pagsilay niya sa pinakasulok nito, bigla naman siyang nagulat nang masipat niya ang isang bata na dahan-dahang kumukuha ng mga hinog na bunga. Dahil sa kanyang mga nakita noon, agad naman niya itong nilapitan upang sawayin at pagsabihan. Hoy! Ibalik mo yan! Hindi yan sa'yo! Sigaw ni Melchor habang nilalapitan ang bata. Nang marinig naman siya nito, agad din naman yung kumaripas ng takbo, dala-dala ang ilang bungkus ng pinya. Pagsilay niya ditong marami itong dala, hindi na siya noon nag-atubiling habuli ng bata. Sa isip-isip niya, kapag hindi niya naabutan ang batang yon, may posibilidad na muli itong bumalik sa pinyahan upang gumapas ng mga tanim na kanyang pinagpagurang palakihin. Nangangamba din siya noong baka mapagalitan siya ng kanyang amo sa kadahilan ng kitang-kita niya ang dami ng nakuha nito. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin niyang sinusundan ang bata. Ni isang segundo ay hindi niya inalis ang paningin niya rito nang sa gayoy hindi siya nito magawang maisahan. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Melchor ang pagpasok nito sa kakahuyan na siya namang sinundan niya ng walang pag-aalinlangan. Alam niya kasi noong malapit na niya itong masukol at mabigyan ng leksyon sa kasalanan itong ginawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsunod sa bata, doon na siya tuluyang napatigil nang masipat niya ang isang maliit na barong-barong at mag-asawang nakatitig sa kanya sa gitna ng kakahuyan. Nanlilisik ang mga mata nito at parabang hindi ito natutuwa sa kanyang pagpunta. Pagsilay naman niya noon sa katabi ng lalaki, doon niya nakita ang bata na kumuha ng mga pinya. Harap-harapan itong nilalantaka ng bata na siya namang mas ikinagalit niya ng husto. Kayo ba ang mga magulang ng batang yan? Pakisoli na lang ng mga pinyang kinuha niya para wala na tayong mahaba pang pag-uusapan. Alam niyo naman siguro, pinaghirapan din naming patubuin ang mga yan. Hindi kami papayag na kung sino-sino na lang ang gagapas ng aming ilang buwang pinagpaguran.
wika ni Melchor. Nang marinig ito ng lalaki, dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya habang nananatiling walang imik. Ang bata naman noon, sumunod sa kanyang ama habang pangisi-ngisi. Paglapit ng mga ito kay Melchor, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa bata nang marinig niya itong bumulong ng... Patay ka! Lagot ka ngayon! Matapos nitong makapagsalita, agad naman siyang umatras dahil sa unti-unti na siyang nakakaramdam ng pagkatakot. Ibalik niyo na lang ang mga pinya! Kapag ginawa niyo yan, alis na ako rito! Wika ni Melchor habang patuloy na tinatatagan ang kanyang dibdib. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad naman itong kinuha sa kanyang anak ang mga pinya at dahan-dahan naman niya itong iniabot kay Melchor. O eto, siguraduhin mong mapapakinabangan mo pa yan, ha? At siya nga pala, binabalaan kita sa oras na makita ko pang hinahabol mo ang anak ko. May kalalagyan ka sa akin. Sagot naman sa kanya ng lalaki. Nang marinig ito ni Melchor, ninais naman niyang huwag nang sumagot upang makuha na niya ang mga pinya. Pag-abot nito sa kanya ng lalaki, agad naman siyang umalis sa lugar na yon. Hindi na niya ito ninais pang patulan nang sa gayoy wala siyang magiging problema doon. Pagkabalik niya noon sa kanilang tahanan, inilahad niya sa kanyang asawa at mga anak ang kanyang naging karanasan. Pagkarinig ng mga ito sa kanyang sinabi, halos hindi ito lubusang makapaniwala sa kanya. Sigurado ka ba dyan, Tay, sa sinasabi mo? Sabi ng may-ari sa atin, di ba? Tayo lang ang nandito. Baka naman, Tay, baryo na ang napuntahan mo. Wika ng kanyang panganay na anak. Iho, bata ka pa, nagbabantay na ako rito. Maaaring ang sinabi sa atin yan. Pero malay mo, baka may lumipat doong hindi natin nalalaman. Matapos itong marinig ng kanyang anak, hindi na lamang ito sumagot dahil nakita niyang nakakunot na ang pagmumukha ng kanyang ama. Maya-maya pa, agad din namang iniwan ni Melchor ang kanyang asawa at anak upang itago na muna ang kanyang daladalang pinya. Buo noon ang kanyang loob na aabutan ito ng anihan at magagawa pa nila itong maibenta. Kinahapunan, muli na namang nag-ikot si Melchor sa taniman ng mga pinya. Kasakasama na niya noon ang kanyang panganay para naman maging madali ang kanilang mga gagawin. Pagdating nila noon sa kinaroroonan ng bata noong umaga, agad naman nila itong nilapitan upang masipat ang pinsala nitong nagawa sa kanilang taniman. Grabe din pala tayong ginawa ng batang yun dito. Parang walang takot sa nagbabantay, ah. Wika ng kanyang panganay nang masipat nito ang mga lantang pinya na binunot ng bata. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Melchor, bigla namang naagaw ng mga lantang pinya ang kanyang atensyon nang mapagtanto niyang imposible para sa batang yon na mabunot ang buong pinya. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niya itong nilapitan upang pagmasdan nito ng malapitan. Lumapit na din sa kanya noon ang kanyang anak para makiusyoso sa bagay na kanyang nadiskubre. Maya-maya pa, inutusan ni Melchor ang kanyang anak na bumunot ng isang pinya na naroon sa paligid. Wala siya noong pake kahit may bunga man itong hindi hinog, basta ang nais niya makumpirma ang kanyang kutob. Pagbunot ng kanyang anak sa pinya, laking gulat na lamang noon ni Melchor nang masipat niya itong naghihirap at halos hindi mabunot ang kabuuan nito. Dala ng kanyang kuryosidad noon, agad niya itong nilapitan para tulungan. Maya-maya pa, napagpasyahan niyang hugutin ang pinyang pinaghihirapan ng kanyang anak upang mapagtanto ang tigas ng pagkakakapit nito sa lupa. Paghugot na paghugot noon ni Melchor, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang malabakal na pagkakakapit nito sa lupa. Hindi na niya ito noon pinuwersa
sa kadahilan ng sapat na ang kanyang nalaman noong mga oras na yon. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan nilang bumalik na sa kanilang tahanan upang ipagpatuloy ang kanilang paglilibot sa iba yung bahagi ng pinyahan. Tay, duda ko. Malaking lalaki yung bumunot ng pinyang yon. Medyo alanganin naman kasi kung bata ang huhugot nun eh. Diba? Sobrang tigas eh. Wika ng kanyang anak habang sila ay naglalakad. Alanganin nga, pero anong magagawa ko? Bata ang nakita kong bumunot ng pinyang yon. Hindi pa naman ako nababaliw anak para makasilay ng kung ano-ano. Sagot naman niya rito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging paksa naman nila noon ang pamilyang nakaharap ni Melchor. Habang nagkukwento siya sa kanyang anak, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na pagkagulat at pagkabahala. Sinabihan noon ni Melchor na huwag niya yung ilalahad sa kanyang mga kapatid, nang sa gayoy hindi ito matakot sa kanilang lugar. Matapos nilang malibot noon ang buong pinyahan, naging abala naman sila sa kanilang gawaing bahay. Puspusan kasi ang kanilang paglilinis at paggagapas sa paligid, gawa ng inaasahan nilang sa mga susunod na araw, bibisita na ang may-ari ng pinyahan. Habang abala sila sa kanilang mga gawain, doon nasipat nila Melchor ang pagdaan ng batang kanyang hinabol na nakasakay sa isang kalabaw. Patuloy lamang itong nakatitig sa kanya habang dahan-dahang dumaraan sa harapan ng kanilang bakuran. Matapos niya itong masilayan, dali-dali naman niya itong nilapitan habang nagsasabi ng, "Saan ka na naman pupunta? Wag na wag ka na diyang kukuha ng pinya. Baka masakta na kita. Tandaan mo, Totoy, ano man ang mangyari sa iyo rito, sarili mo rin ang dapat mong sisihin." Nang marinig ito ng bata, tumitig lang naman ito sa kanya habang masayang sumasagot ng, "Lagot ka! Mamamatay ka ng matanda ka!" Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman itong hinataw ng pamalo ang kanyang sinasakyang kalabaw na siyang naging sanhi upang kumaripas ito ng napakabilis papalayo sa kanilang tahanan. Habang patuloy ito noong pinagmamasda ni Melchor, hindi naman niya nagagawang maiwaglit sa kanyang isipan ang mga babala nitong binitawan. Bagaman nasa wangis yon ng bata, hindi pa rin siya noon napapanatag dahil ang pakiramdam niya parang isang matandang lalaki ang nagbigay sa kanya ng babala. Sa pagsapit ng gabi, maaga pa naman noong natulog sila Melchor upang makapagpahinga ng husto para sa kanilang gagawin kinabukasan. Habang nasa kasagsagan siya ng kasarapan ng tulog, bigla naman siyang nagising nang sa hindi malamang dahilan. Akala niya noon umaga na, pero pagsilay niya sa buong paligid, doon niya nakitang hindi pa pala sumasapit ang bukang liwayway ng araw. Dahil sa kanyang mga nakita, pinilit niya ulit na bumalik sa kanyang pagkakatulog. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na naman siyang napatayo nang makaramdam siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Dahil nasa labas ng kanilang tahanan ng banyo, wala siya noong magagawa kundi ang buong tapang na lumabas sa kanilang bahay. Ginising niya noon ang kanilang panganay na anak para naman kahit papaano'y meron siyang katuwang sa pagsarado ng pinto at pag-igib ng tubig. Habang inilalabas ni Melchor ang kanyang sama ng loob, dahan-dahan namang lumakas ang pagkabog ng kanyang puso. Wala naman siya noong nararamdamang kakaiba, subalit sa isip-isip niya, merong kung anong bagay ang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Melchor nang makarinig siya ng isang pag-ungaw ng pusa. Malapit lang yon sa banyong kanyang kinaroroonan, kung kaya't hindi niya maiwasang kabahan. Bagaman takot na siya noon, pilit naman niyang tinatataga ng kanyang sarili sa kadahilan ng ayaw niyang makita siya ng kanyang anak na naduduwag. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ng pag-ungaw ng pusa,
Dahan-dahan naman siyang dumakot sa lupa ng iilang pirasong bato. Yon ang naisip niyang panghawakan nang sa gayoy para naman kahit papaano'y magawa niyang maipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na napatayo si Melchor sa kanyang pagkakaupo nang makarinig siya ng isang pagsitsit sa paligid. Noy! Huwag mo nga akong pinagloloko! Tandaan mo, masamang biro yan! Gabi pa naman! Wika ni Melchor habang patuloy na pinagmamasda ng buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang napasilay sa itaas ng banyo nang muli niyang marinig ang pagsitsit sa paligid. Pagtaas ng kanyang ulo noon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagmumuka ng isang nilalang na nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Nakalabas ang mga pangil nito habang patuloy na tumutulo ang walang putol nitong mga laway. Matapos itong masipat ni Melchor, mabilisan din naman siya noong kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Sa sobrang pagkataranta niya noon, naiwan niya ang kanyang saplot sa loob ng banyo. Hindi na niya ito nagawa pang kunin, gawa ng mas inuna niyang iligtas ang kanyang sarili. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo habang nagsisisigaw, dali-dali naman siya noong pinagbuksan ng kanyang panganay. Sakto lang noon ang pagbukas nito ng pinto, kung kaya't nagawa niyang makapasok ng mabilis. Habang naghahabol, hininga siya sa loob ng kanilang tahanan, agad naman siyang kinuhaan ng tuwalya ng kanyang anak. Tay, bakit ho? Ano ang nangyari? Tanong nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, inutusan niya itong tumahimik at pakinggan ang buong paligid. Maya-maya pa, napalapit naman noon sa kanya ang kanyang anak nang makarinig ito ng mga pagkaluskos sa buong paligid. Sinasabayan na din yon ang pag-angil ng kung ano-anong nilalang na patuloy na umiikot sa kanilang tahanan. Bagaman kabang-kaba na noon si Melchor, pinili niya pa rin maging matapang upang maipagtanggol ang kanyang mga anak sa tiyak na kapahamakan. Nang hindi na niya maatim ang mga kaganapan sa labas, napagpasyahan niyang pagmumurahin ng nilalang habang walang habas na hinahasa ang sundang na kanyang hawak. Paulit-ulit niya din itong hinahamon para naman kahit papaano'y magawa niyang maipakita sa nilalang na yun na hindi siya natatakot. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang napatahimik si Melchor nang marinig niyang sumagot ito ng, "Duwag ka! Papatayin ka namin! Hindi ka namin titigilan! Papatayin ka namin!" Dahil sa sinabi noon ng nilalang, doon niya napagtantong mas lalo niya lang pinalala ang sitwasyon. Nang masipat yon ni Melchor, ninais naman niya noong tumahimik habang taimtim na nananalangin. Ang kanyang anak naman noon, ninais nang tumabi sa kanilang ina na mahimbing nang natutulog. Ilang oras pa noon ang lumipas, doon na siya tinantana ng mga nilalang na parabang nagdala lamang ito ng mensahe. Pagramdam niyang nakalayo na ang mga ito, agad naman siya noong pumasok sa kanilang silid upang pahupain ang takot sa kanyang buong katawan. Kinaumagahan paggising ni Melchor, napagpasyahan niya noong huwag na munang lumabas kasama ang kanyang pamilya nang sa gayoy magawa nilang makaiwas. Yun na lamang kasi ang naisip niya na gawin upang malayo sa banta ng mga aswang. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, dumating ang may-ari ng pinyahan. Nang marinig ni Melchor ang pagdating ng sinasakyang kalabaw nito kasama ang kanyang mga tauhan, doon pa lamang nila napagpasyahan na lumabas sa kanilang tahanan. Alam niya kasi noong kargado ng mga armas ang tauhan ng kanilang pinagtatrabahuhan, kung kaya't naging panatag naman ang kanyang isipan ukol sa mga nilalang na nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Melchor, kumusta ang mga pananim? Wala naman bang nasira? Bungad na tanong nito sa kanya habang dahan-dahang umiikot sa paligid. Wala naman hong nasira, amo.
Pero sa ngayon ho, may kakarampot hong problema na kinakaharap ang inyong pananim. Siya nga pala amo, meron pa ba kayo ditong pinahihintulutang manirahan kesa sa amin? Sa dulong bahagi ho kasi ng pinyahan, may isang pamilyang nakatira doon. Paliwanag naman ni Melchor. Nang marinig ito ng kanyang amo, bigla naman itong nagulat sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, doon naman sumagot sa kanya ang kanilang amo nang, "Aba, malay ko dyan. Di ba kayo ang pinabantay ko sa lugar na ito? Para kayo makapagdesisyon sa mga bagay-bagay? Ayusin mo ang gulong yan, Melchor. Alalahanin mo, ayoko ng trabahong hindi pulido." Dahil sa sinabi ng kanyang amo, napilitan siya noong ibunyag ang tungkol sa isang pamilyang nananalasa sa mga pinapalaki nilang pinya. Walang takot din siya noong umamin sa nangyari na siyang naging sanhi para walang pagdadalawang isip itong paalisin sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Ipinagtapat niya din sa kanyang amo na mapanganib ang mga ito sa kadahilanang meron itong kakayahan para makapagpalit ng anyo. Matapos malaman ng kanyang amo ang bagay na yon, mabilisan naman niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga gwardya na samahan sila Melchor patungo sa tahanan ng mga ito. Nagdala din sila noon ng iilang mga gamit bilang paghahanda sa mga bagay na maaaring mangyari sa daan. "Sa tingin mo, Melchor, kailan na malagi dito ang pamilyang yan? Hindi mo ba sila pinagsabihan na bawal ditong magtirik ng kahit na anong kubo na wala ang aking permiso?" Wika ng kanyang amo. "Ah, ngayon ko lang ho kasi sila nakita, amo eh. Sa katunayan, wala ho talaga akong kaide-ideya na meron ditong nakatira maliban sa amin." Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ng kanilang grupo ang dulong parte ng pinyahan. Magmula sa lugar na yon, si Melchor na ang namuno sa kanilang pangkat dahil siya lamang ang nakakaalam sa lugar. Pagdating nila sa kakahuyan, agad naman niyang itinuro ang looban nito at nagsenyas na doon nakalagay ang bahay ng pamilyang hinahanap nila. Nang malaman ito ng kanyang amo, dali-dali naman nilang pinasok ang lugar nang walang kahit na anong takot sa kanilang mga sarili. Kampante sila noong walang mangyayaring kakaiba, gawa ng marami silang tauhang kasama, at halos lahat ng mga ito ay merong karga-kargang sandata. Pagdating nila sa looban ng kakahuyan, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang tatlong kataong nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa malayo. Walang sabi-sabi, agad namang kinasa ng mga tauhan ng may-ari ang kanilang mga armas upang paghandaan ang mga susunod na kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman nilang nilapitan ang mga nilalang habang patuloy na naka-alerto sa lahat ng dako ng lugar. Pumaikot na din sa kanila noon ang mga tauhan ng kanyang amo nang sa gayoy masiguro nito ang kaligtasan nilang dalawa. Paglapit nila sa mga nilalang, agad naman silang sinalubong ng lalaki habang nagwiwika ng, "Anong kailangan nyo sa lugar ko? Hindi ba't sinabihan na kitang huwag ka nang bumalik dito? Bakit hindi ka nakinig?" Nang marinig ito ni Melchor, buong tapang naman niya itong sinagot ng, "Ang sabi ko sa inyo, hindi ko hawak ang lugar na ito. Katulong lamang ako rito, kaya karapatan ng amo kong malaman ang bawat kaganapan sa lupang kanyang pagmamay-ari." Nang marinig ito ng lalaki, agad naman yung ngumisi habang dahan-dahang naglalaho sa kanilang harapan. Nang masipat naman yon ng mga gwardya ng amo ni Melchor, mabilisan naman nila yung pinaputukan. Sa pag-alingaw-ngaw noon ng baril, mabilisan naman siyang napakaripas ng takbo dahil sa takot. Habang umaatras sila noon ng kanyang amo, kitang-kita niya ang pagsunggab ng mga nilalang sa iilan nilang kasama. Paglabas nila noon ng kakahuyan, ninais nilang manatili sa bukanang bahagi upang hintayin ang iilan sa mga gwardyang nakaligtas sa kamay ng nilalang. Halos
Tumagal noon ng ilang minuto ang putukan sa loob ng kakahuyan hanggang sa dumating ang puntong tumahimik na ang buong paligid. Paglabas ng mga gwardya ng kanyang amo, laking gulat na lamang ni Melchor nang masipat niyang pito sa mga ito ang nalagas. Kinumpirma din ito sa kanilang napatay nila ang buong pamilya na hinihinala nilang merong dugo ng mga aswang. Matapos ang mga pangyayaring yon, sinabihan siya ng kanyang amo na tapusin na ang paggagapas ng mga pinya upang makalipat na sila ng kanyang pamilya sa bagong lugar na kanilang pagtatrabahuhan. Masyado na kasing mapanganib na manatili pa sila doon sa kadahilan ng punong-puno na ng paghihigante ang pamilyang yon bago ito napatay ng kanyang mga tauhan. Ilang araw pa ang lumipas, nagawa namang maani nila Melchor ang lahat ng pinyang kanilang pinaghirapan. Pagkuha noon ng kanilang amo sa pinya, agad naman sila noong pinaalis sa lugar. Hindi na siya noon tumutol sa naging desisyon nito, gawa ng alam naman niya sa kanyang sarili na para din naman yon sa ikabubuti nila. Magmula nang mangyari ang ganoong kaganapan, hindi na nagawang masilayan pa ni Melchor ang kanilang dating naging tirahan sa pinyahan. Okay, opinion ko sa kwento. Masyado rin namang makapal yung mukha ng mga aswang na to, no? Alam niyo yan, yung sila na lang yung nakatira, sila na lang yung nakitira, sila pa yung matatapang. Well, hindi natin masisisi. Anong taon ba to? 1950s. Kasi alam ko yung 1950s, kahit saan mo gustong magtirik ng bahay, pwede yan eh. Ang pinagkaiba, sa probinsya pala, sorry, correct ko kayo, sa probinsya pala. Sa Maynila, syempre, bawal yan. Ang naging problema lang na itong pamilya ng mga aswang na to, eh nakitira sila sa sobrang yamang tao. Yung sobrang yaman niya, isipin nyo, bawat guard nito, bawat nagbabantay sa kanya, merong baril. 1950s, alam nyo bang napakahirap pa kumuha ng baril niyan? Tapos ang dami nitong tauhan. So ibig sabihin, mayaman tong tao na to, hindi to basta-basta. Kaya yun, nangyari, naubos silang pamilya ng mga aswang. Yun lang naman yung nasilip ko sa kwento, pero duda ko may mga alam din tong guard nito, itong gwardya na itong may-ari ng lupa. Kasi hindi nila basta-basta mapapatay yung mga yon kung wala silang alam. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.